Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon sa panalo ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So matapos nga pong talunin ang ating pambato na si former 3 Division World Champion angas ng Pinas, General Casimero, ang former World Title Challenger na si Saul Sanchez via first round technical knockout sa Japan, ay tila hindi nga po makapaniwala ang mga kababayan ni Sanchez na mga Meksikano na tumiklop ang kanilang pambato sa loob lamang ng isang round. Ayon sa mga naging usapan nila sa social media, ay parang hindi daw makatotohanan ang sinapit ni Sanchez kay Casimero na first round knockout, gawa ng napakatibay at durable daw talaga ng kanilang kababayan. At totoo naman ito, dahil para po sa mga hindi nakakaalam ay kailanman ay hindi pa nakakaranas ng knockout si Sanchez. Bago niya po kasi hinarap si Casimero ay may 3 talo siya sa kanyang record, kung saan lahat ng talo niya ay via decision lamang. Subalit nang kamauna ni Casimero ang dumapo sa kanya, ay wala pang 10 segundo sa first round ay agad na itong bumagsak. Isang patunay lamang po ito na kakaiba talaga ang bagsik ng kamao nang tinaguri ang angas ng Pinas. Lalo pat hindi naman talaga nailabas ni Casimero yung tunay na lakas niya sa laban na ito, gawa ng 128-pound rehydration clause na ibinigay sa kanya bilang kapalit ng kanyang pag-overweight sa official and final weigh-in. Kaya naman paano na lang kung nakapag-rehydrate talaga ito at buong buwang kondisyon sumampa sa ibabaw ng lona kontra kay Sanchez. Maging si Casimero ay sinabi din po sa kanyang post-fight interview kahapon na hindi niya daw inaasahan na matatalo niya agad sa loob ng first round si Sanchez. Nang dahil na nga umano sa matibay talaga ito at hindi niya pa daw ito nakikitang tumitiklop at bumabagsak sa lahat ng mga naging laban nito. Ganun pa man ay umaasa naman nga po si Casimero na sana umano ay dahil sa impresibong panalo niya na ito ay maibigay na sa kanya ang malalaking laban. Partikular ang pinaka-inaasam-asam niyang mega showdown kontra sa current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol ay huwag din po natin kakalimutan na lalaban din mamaya sa Japan ang isa pang matibay na pambato natin na si undefeated Pinoy prospect Jerwin Asilo, kung saan makakasagupa niya ang kapwa niya undefeated and world rank fighter na si Japanese superstar Tenshi Nasukawa. Sa official weigh-in kahapon ay tumimbang ang kababayan natin ng 117 pounds, habang si Tenshi naman ay 117.7 pounds. At dahil parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 118-pound limit ng bantamweight division, kaya naman tuloy na po ang kanilang bakbakan mamaya sa undercard ng world title defense ng current WBC bantamweight world champion Junto Nakatani. Napaka-importante po ng laban na ito para kay Asilo, dahil isang WBO regional title fight po ito. Pero bukod po sa titulo, ay yung malaking pangalan ni Tenshi Nasukawa ang mas mahalagang mailagay ni Asilo sa listahan ng kanyang mga tinalo. Subalit hindi po ito magiging madaling hamon para sa ating pambato. Lalo pat heavy underdog siya sasampa sa ibabaw ng lona mamaya. Kaya naman suportahan po natin si Jerwin Asilo na makuha ang panalo mamaya at mapanatili niya ang kanyang napakalinis na undefeated record. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.